Finally nga kapatid ay nanalo na nga itong koponan ng Blacklist International kontra nga dito sa Eco PH matapos lang naman nila makakuha sa score na 3-1 na kung saan kapatid sobrang naging dikit lamang ang kanilang ang laban sa pagkakataon na ito at ito rin kapatid ang kauna-una ang pagbawi nga muli ng koponan ng Blacklist International kontra syempre dito nga sa koponan ng Eco PH. Ating ang balikan kapatid kung ano nga ba yung mga nangyari nung nakaraan kung bakit nagkaroon nga ng sumpa dito sa koponan ng Blacklist International at hindi nga nila matalo-talo basta-basta itong koponan ng Eco PH. Kung ating matatandaan kapatid noong MPL PH Season 8 nga kapatid ay hindi nanalo itong koponan ng Eco sa kamay nga ng Blacklist International. Yun ay dahil nasa momentum talaga itong koponan ng Blacklist at alam naman natin kapatid na prime nga ng Blacklist International ang kanilang ang laban dito nga sa MPL Season 8. Kaya naman balagbag nga ang inabot ng koponan ng Eco PH at pagsapit naman ng MPL S9 kapatid dito nga nagpahinga itong B-Wise dahilan kung bakit sa dalawang laban nga ng Eco at Blacklist International ay hindi nga nakaporma itong koponan ng Blacklist International at dito naman sa pagsapit ng MPL S10 kapatid nanalo itong Eco sa unang pagkatapat nga nila ng Blacklist sa score na 2-1 at syempre sa ikalawang pagtatapat nga nila sa MPL S10 din ulit Blacklist naman ang nanalo dito nga sa koponan ng Eco Esports at pagsapit nga ng playoffs kapatid dito nga ay hindi nila pinaporma itong koponan ng Eco at naka-score nga ang mga ito sa score na 3-0. Umabot naman sa Grand Finals itong koponan ng Eco PH kapatid ngunit hindi nga sila nagawang makapagkampyon dito dahil nagkaroon lamang sila ng 2 puntos at Blacklist nga ang itinanghal na kampyon dito nga sa MPL Grand Final sa score na 4-2. Nagtuloy-tuloy naman ang laban ng Blacklist International at Eco hanggang pagsapit nga ng M4 kapatid na kung saan dito nga ay nagkaroon ng rematch at sa World Tournament pa nga nila ito ginawa. Sobrang lakas nga ng Blacklist at Eco kapatid ay umabot nga ang mga ito sa upper bracket finals at dito ay sobrang naging dikit lamang ang kanilang laban dahilan kung bakit nanalo naman itong koponan ng Blacklist sa score na 3-2 na kung saan pumailalim nga itong koponan ng Eco dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends. Ngunit isang malaking pagbawi nga ang kanilang ginawa nang iniskoran nga nila itong koponan ng Blacklist sa score na 4-0 at dito nga kapatid nagsimula ang pagiging itlog nga ng koponan ng Blacklist International tuwing nakakalaban nga nila itong koponan ng Eco PH. Nagtuloy-tuloy naman ang pamamayagpag ng Eco kapatid nagsimula nga itong MPL S11 League 1, League 2 hanggang Grand Finals nga kapatid ay nanalo ang koponan ng Eco PH at pagsapit naman ngayong S12 kapatid simula nga sa unang pagtatapat ng Blacklist International at Eco ay nanalo pa rin itong ang koponan ng Eco hanggang sa second round nga ng regular season ngayong season na ito kapatid ay nanalo pa rin itong koponan ng Eco pero ibang usapin na nga kapatid yung nangyari dito nga sa MPL Playoffs S12 na kung saan dito nga ay nagtapat na naman itong koponan ng Blacklist at itong ang Eco yun ay dahil mas pinili nga ng koponan ng Eco PH na kalabanin nga itong Blacklist International kumpara dito nga sa RSG PH at dito ay nabigyan talaga itong koponan ng Eco na kung saan makikita nga natin kapatid na sobrang ganda nga ng ipinakita ng bawat membro ng Blacklist International lalong lalo na nga syempre itong mga malupitang ginagawa nga ni Edward kapatid ay talaga nga namang hindi nakaporma itong mga membro ng Blacklist. Samantalang dito nga sa koponan ng Eco kapatid ay medyo nag-underperform nga itong si Benny Cutie. Yun ay dahil may family problem nga itong si Benny kaya di umano ay hindi raw ito nakakapag-focus sa kanyang paglalaro. Kaya naman, nang dahil dito kapatid ay nanalo nga itong koponan ng Blacklist,
International. At ito na nga yung pinakamatinding pagbawi talaga ng kuponan ng Blacklist, kapatid. Ang pinakamalungkot lang dito sa part ng Echo, kapatid, yung nangunguna nga sila sa regular season, pero baliwala lahat yon dito nga sa playoffs, dahil from the start na naman ang mga kuponan na nakapasok nga dito sa playoffs. Kumbaga, baliwala rin ang pangunguna nga ng Echo dahil nalaglag nga sila dito sa lower bracket na kung saan itong ang Blacklist International ay haharap na sa upper bracket finals, at ang kanilang ang makakalaban dito, kapatid, ay ang mananalo sa kuponan ng RSGPH at dito nga sa kuponan ng AP Bren. Samantalang itong kuponan ng Echo ay hindi na nga dapat silang matalo, kapatid, dahil kung sakaling matatalo nga sila dito sa lower bracket ay baka magaya nga sila sa kuponan ng RRQ Hoshi, na kung saan nasa second round na rin kasi itong kuponan ng RRQ, at natalo nga ang mga ito papunta dito sa lower bracket at natalo rin sila. Wag naman sana mangyari yan sa kuponan ng Echo PH, pero kung titingnan nga, kapatid, ay medyo delikado itong kuponan ng Echo, lalo na't hindi nga biro ang makakalaban nila dito sa lower bracket. Ito lang naman ay walang iba kundi ang kuponan ng RSGPH o di kaya'y AP Bren. Kahit sino sa dalawang yan, kapatid, ay mahihirapan talaga itong kuponan ng Echo PH. At since natalo nga itong kuponan ng Echo PH, kapatid, marami na naman ang nagsisalabasan na balita na dapat daw ay ibalik na nga itong si Yawi, dahil di umano mas mainam daw talaga ang chemistry ni Yawi kung si Yawi nga ang nagtatak dito sa kuponan ng Echo PH. Pero alam nyo ba, kapatid, kung sakaling ipapasok nga itong si Yawi bigla-bigla dito sa kuponan ng Echo, yan nga ay magsisilbing sugal dito nga sa kuponan ng Echo PH. Well, hindi naman yan malabo, dahil nangyari na nga yan dito nga sa kuponan sa Indonesia. Nang nasa dehadong sitwasyon na nga itong Geek Fam Indo, kapatid, ay bigla na lamang nilang hinugot itong si Marky na hindi na nga nila ginagamit sa kanilang mga laban. At ayun, nagbunga nga ito ng magandang resulta, at ang pagpasok nga ni Marky, kapatid, ay paunti-unti nagsunod-sunod nga ang pagkapanalo ng Geek Fam Indo hanggang umabot nga sila sa Grand Finals. At dito nga, kapatid, natalo naman sila sa kuponan ng Onyx Esports. Yun ay dahil sobrang lakas nga nila Kyrie. Pero syempre, malaki pa rin ang tendency na kahit ipasok nga itong si Yawi, kapatid, ay matalo muli itong kuponan ng Echo. Yun ay dahil tulad nga ng sinabi ni Yawi sa kanyang livestream, ay hindi nga siya sinasama ng kanyang mga kakampe dito nga sa pakikipag-scream, at bukod pa nga dyan, hindi siya sinasama dito nga sa RG, na kung saan may karapatan siguro tumanggi itong si Yawi kung ipapasok nga siya dito nga sa kuponan ng Echo PH para nga maglaro sa lower bracket. Yun ay dahil kung maglalaro nga itong si Yawi, kapatid, sa lower bracket ng alanganin, matutuon sa kanya ang pangbabash ng mga fans ng Echo PH. At ang kailangan na lamang gawin dito ng kuponan ng Echo PH ay mag-stick nga sila kung sino ang mga nag-practice para dito sa playoffs. Sobrang dami talagang na nakakamiss nga dito kay Yawi, kapatid, pero hindi nga siya pinagkatiwalaan ng kanyang mga coaches sa pagkakataon na ito. Kaya naman, ngayon nga, kapatid, ay parang nagmi-miss tulang na gaya nga ito kay Raflesia. Alam naman natin si Raflesia nga, kapatid, ay dating miyembro na nitong Echo PH. Kahit sobrang lakas nga ni Raflesia, ay nagawa nga siyang ibangko ng kuponan ng Echo PH. Kaya ngayon nga, kapatid, ay parang nasira nga ang laruan ni Raflesia, at hindi na nga muli nakabalik pa dito nga sa pagpo-prosin, at nag-indo na nga lang ito, at hindi rin naging epektibo ang kanyang paglalaro sa ibang region. Kaya hanggat maaga nga, kapatid, ay mas mainam para nga dito kay Yawi na lumipat na nga siya ng kuponan sa susunod na season. Yung tipong pagkakatiwalaan nga siya at mabibigay niya pa rin ang lahat-lahat, kapatid, sa
sa kanyang koponan at patunayan niya nga sa Eko kapatid na karapat dapat siya sa kanyang ispat sana dito nga sa Eko PH, pero sinayang lang siya ng Eko. At ngayon nga kapatid ay nasa petsa de biligro nga itong koponan ng Eko at posible na nga silang malaglag ng tuluyan kung hindi nila gagalingan ang kanilang mga laban. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat!